sa lahat, malakas na, lalo pang lumakas. Yan ang taglay na hangin at ulan ng Super Typhoon Mawar habang papalapit ng papalapit sa bansa. Puspusan na ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Nakikita ang papasok ang Super Bagyo sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa Batanes at Cagayan, may ilan nang nagsilikas. Ang iba pang detalye sa galaw ng bagyo, abangan. Narito na ang iba pang malalaking balita sa frontline. Dalawang batang lalaki sa Cavite patay matapos tamaan ng kidlat. Mga Boy Scout naman na nagka-camping sa Jamboree sa Bulacan, nagpasaklolo matapos pasukin ng baha ang kanilang mga tent. Super Typhoon Mawar nag-iwan ng matinding pinsala sa Guam, malaking bahagi ng US territory, walang kuryente at tubig. Miami Heat, makakaabante na kaya sa NBA Finals o makakabawi pa ang Boston Celtics? Kilalanin ng grade 10 student na kinapibiliban sa kanyang talento sa pagguhit kahit wala siyang dalawang kamay. At silipin ang full trailer ng inaabangang Barbie movie. This is the best day ever. It is the best day ever. Mas lumakas pa ang Super Bagyo Mawar na tatawaging Betty pagpasok nito ng bansa mamayang gabi o bukas ng umaga. Kaya puspusan na mga paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa nagbabadyang hagupit ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Palapit na ng palapit ang Super Bagyong Mawar sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Super Bagyo, 1,740 km silangan ng Timog Silangang Luzon. Pinaghahanda ang publiko sa taglay nitong lakas ng hangin. Sa ngayon may lakas na itong 215 km per hour at bugsong aabot sa 265 kph. Posible pa raw itong lumakas sa mga susunod na oras. Sa ngayon mabilis ang kilos ng Super Bagyo, pakanluran hilagang kanluran. Papasok ito ng PAR mamayang gabi o bukas at tatawaging Super Bagyong Betty. Ayon sa pag-asa, kahit hindi magla-landfall, maapekto ng Super Bagyo ang Northern Luzon. Sakaling magbago pa ang direksyon nito at bumaba ang paggalaw, mas maraming lugar sa Luzon ang maapektuhan ng ulan at hanging dala nito. Palalakasin din ito ang habagat, kaya magiging maulan sa Metro Manila at halos buong bansa hanggang sa susunod na linggo. Bunsod ng banta ng Super Bagyo at habagat, puspusan na ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Sa isang post, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na todo handa na ang pamahalaan sa epekto ng Super Bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Nakapwesto na raw ang mga ayudang pagkain at rescue teams. Nagpulong na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at iba't ibang ahensya. Sa Batanes na pinakamaapektuhan ng Super Bagyo, nagpulong na ang mga lokal na opisyal para sa gagawin nilang diskarte. Sa Cagayan Valley naman, dumating na ang mga food pack na ipapamahagi sa mga maapektuhang residente. Tinabasa na rin ang mga puno sa paliparan sa Isabela. Sa Metro Manila naman maapektuhan ng pinalakas na habagat, inilabas na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga aluminum at fiberglass boats, military truck at mga bagong biling life vests. Gayun din ang iba pang rescue equipment bilang paghahanda sa pagpasok ng Super Bagyong Betty. Ipupwesto na ang mga yan sa mga lugar na madalas bahain sa Kamaynilaan, katulad ng Marikina, Quezon City at Camanava area. Ito pong parating na bagyo, masasabi natin na blessing po ito at the curse. Blessing dahil may dala po itong tubig. Hopefully mapuno yung ating mga dams. Kung sobra naman po ang dami ng tubig na dadalhin na itong bagyo na ito, ay pwede po magdulot ng pagbaha. Wala na rin patid ang paglilinis ng MMDA sa mga kanal at estero para mabilis makadaloy ang tubig. Sa Rojas District sa Quezon City, may CCTV at public address system na rin para maabisuhan ang mga nakatira malapit sa creek kung sakaling tumaas ang tubig. We don't really know what to expect, diba? Pero kasi, although sanay na rin man kami dito kasi na tumataas yung tubig dyan sa may gilid ng ilog. So, I think well prepared naman kami. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Dalawang menor de edad ang patay matapos tamaan ng kidlat sa General Trias, Cavite.
Ang biktimang 10 taong gulang nagsasaranggola ng makidlatan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 16-anyos na si Edison Hachero matapos tamaan ng kidlat sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite kahapon. Nagtatrabaho raw sa gitna ng kalsada ang construction worker na si Hachero nang bigla siyang tamaan ng kidlat bandang alas 4 kahapon. Bukod kay Hachero, may iba pa siyang kasamahang tinamaan din ng kidlat pero maswerte silang nakaligtas. Yun naman pong sa nangyari sa may San Francisco, tatlong kalalakihan, aged 16, 22, and 24. Yung 16 years old po ay dead on arrival while yung dalawa po ay naka-receive lang ng minor injuries kaya pinauwi na rin po sila. Sa Barangay Pasong Kamatchile 2 naman, nagsasaranggola ang 10 taong gulang na si Sian Parangan kasama ang kanyang mga kaibigan nang tamaan din ng kidlat. Dead on arrival sa ospital ang bata. Yung sa Barangay Pasong 2 po ay mga batang naglalaro ng kite na nasa labas. So bigla pong umulan ng malakas at sumilong po sila daw sa puno. Unfortunately ay natamaan sila ng kidlat. Ayon sa General Trias Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi masasabi kung kailan tatama ang kidlat. Kaya kung may mga localized thunderstorm, iwasang magpunta sa mataas na lugar at mga open space kung saan mas malaki ang posibilidad na makidlatan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Binaha ang jamboree o pagtitipon ng mga Boy Scouts sa North Zagaray, Bulacan. Pinasok ng tubig ang mga tinatayong tent ng mga Boy Scout kaya nagpasaklolo sila sa mga otoridad. Ang iba sa kanila, naghukay na ng kanal para padaluyin ang tubig sa kalapit na sapa. Inilikas ng ang mga Boy Scout papunta sa iba't ibang paaralan sa North Zagaray. Humihingi na ng tulong ang BSP Bulacan Council para maihatid pa uwi ang mga Boy Scout. Dahil sa baha, tinapos na ang jamboree kaninang umaga na magtatagal pa sana hanggang sa Linggo. Kabilang sa mga dumalo sa jamboree ang mga Boy Scout mula sa San Jose del Monte, Mekawayan, Malolos at Bayan ng Bulacan. Para sa latest update sa Superbagyong Mawar, makakausap natin si PAGASA Weather Forecaster Dan Villamil. Dan, magandang umaga! Magandang umaga, patuloy nga nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng umaga, huli itong namataan sa layong 1,740 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 215 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 265 kilometers per hour. Gumagalaw ito pakanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Inasahan natin na posible itong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Sa kasalukuyan, wala pa namang direktong epekta or epekto itong nasabing bagyo sa ng bahagi ng ating bansa. Itong southwesterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran ang nagdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkinlat sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soksarjen at Bangsamoro. Sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, itong mga pag-ulan na ating posibleng maranasan mamayang hapon hanggang sa gabi ay bunsod naman ng mga localized thunderstorms, yung mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan. At yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Dan Villamil nag-uulat. Dan, alam ko forecasted ito na hindi ito magla-landfall sa Pilipinas. Maaari bang magbago yon? At para mas maintindihan ng ating mga kapatid, saan mo ito maihahaling tulad? Anong mga bagyo? Gaano kalakas talaga itong bagyo Mawar? Opo, so mababa pa rin yung chance ng landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Inasan po natin na bahagi itong lalapit or mako-close approach sa mga probinsya or sa mga lalawigan na Cagayan Valley. Pinakamaapektuhan ito ang mga lalawigan dito sa extreme Northern Luzon area, so Batanes, Subayan Islands, at itong posibleng mahagip rin yung hilagang bahagi ng mainland Cagayan. Sa dito sa Metro Manila at sa western section ng ating bansa, yung mas magiging concern natin over the weekend ay ang posibleng pakiral ng hangin habagat o yung southwest monsoon. So isa sa mga bagyo na pwedeng maihalin tulad itong lakas or with regards sa lakas at posibleng galaw itong si Mawar ay si Super Typhoon Paeng noong 2018. So halos same track po sila, lumapit sa ating bansa, humina ng bagya nung papalapit sa Northern Luzon and nag-recurve papaloy sa ating bansa towards Japan and Taiwan area. Pero Dan,
Paano ba natin mas maipapaliwanag o maide-describe itong si Super Bagyong Mawar? Ano? Mas malakas ba yung hangin nito? Mas yun ba yung magiging mapaminsala? O ito ba yung taglay ng dami ng ulan? So yung inasan po kasi natin o base sa ating analysis, yung rain bands ni Mawar as well as yung direktang lakas ng hangin nito. So both malakas na hangin at ulan po ang ating mararanasan dito sa Cagayan Valley area, more in particular sa extreme northern Luzon. Ito po yung mga pinakamaapektuhang lugar dadala nitong si Mawar. So both rain and winds po, or heavy rains and strong winds po ang ating mararanasan starting Sunday morning hanggang early next week. Kung alam natin na yung epekto ng bagyong Mawar ay meron din ang paghila dun sa habagat. Ibig sabihin po ba magdedeklara na po tayo ng tag-ulan pagpasok nito sa bansa? Opo, so magdedepende po yung pagdeklara natin ng onset ng rainy season o ng habagat. Kung mamimit po yung criteria natin, so isa po sa ating mga criteria, dapat yung mga estasyon natin sa western section ng bansa ay makapagtala ng consecutive 5-day rainfall. So posible po na kung ang mangyayari next week ay magpapatuloy-tuloy ang pag-ulan sa kanurang bahagi nating bansa. Mm-hmm. Punsyekta po ito na pagsisimula nating tag-ulan. Okay, Dan, bukod sa Super Bagyong Mawar, may mga nagbabadya pa bang ibang malalakas na bagyo na dapat nating bantayan, particular sa pagtatapos ng Mayo hanggang Hunyo? Opo, so sa ngayon, wala naman na po tayong binabantay ang iba pang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat, Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Maaga nang nagdeklara ng suspensyon ng klase at trabaho ang ilang lokal na pamahalaan. Bilang paghanda pa rin yan sa pahagupit ng Super Bagyong Mawar. Walang pasok ngayong araw hanggang bukas sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Marikina. Suspendido rin ngayong araw ang klase sa San Mariano at Etiague Isabela, gayon din sa Santa Ana, Cagayan. Pati na rin sa Makabebe, Pampanga. Wala rin pasok mula preschool hanggang senior high school sa Rizal, Laguna. Habang walang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Rojas, Palawan. Gayon din sa mga bayan ng Hinigaran at Kawayan Negros Occidental. Pati na rin sa ilan pang bayan sa Cebu tulad ng Minlanilla, Carcar, Argao, San Fernando, Consolacion, Alcoy at Liloan. Sa Naga, Cebu naman, mula elementary hanggang high school lang ang sakop ng suspensyon. Habang sa Talisay, Cebu, walang pasok ang lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Nakasalansan na ang search and rescue equipment bilang bahagi ng paghahanda ng Cordillera Region sa paparating na super bagyo. Para sa detalye, nagbabalita live mula sa Baguio City si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta mga paghahanda dyan? Gretchen, Jess, nakahanda ng Cordillera Region sa bantanga ng Super Typhoon Mawar. Kabilang nga sa mga binabantayan nila ngayon, ang mga barangay na delikado sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon pa lang, nakalabas na ang mga search and rescue equipment dito sa Baguio City mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasama dyan ang mga oxygen tank, generator, chipping hammers at ventilation equipment. Pinaghahanda na rin ng LDRMO ang mga barangay na madalas bahain o magka-landslide sa syudad. Handa na rin sa mga satellite warehouse ang mga relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Abiso naman po sa mga motorista na nanatiling sarado ang Cannon Road, tapos gumuho ang lupa sa ginagawang slope protection sa Camp 6 Tuba Binget noong May 9. Kaya sa Marcos Highway o sa Naguilian Road muna pwedeng dumaan. Gretchen, Jess, sa ngayon maaliwalas pa ang panahon dito sa Baguio City. Gayunpaman, pinaalalahanan ng mga residente na huwag pakampante ano, dito nga sa banta ni Super Typhoon Mawar. Yan munang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat mula Baguio City, Elaine Fulgencio. Kabilang sa posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Mawar ang probinsya ng Cagayan, para bigyan tayo ng update sa mga paghahanda roon, makakausap natin sa linya ng telepono si Cagayan PDRRMO Chief Ruelly Rapsing. Magandang umaga, Sir Rapsing. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Sir, ano-ano na po yung paghahanda na ginagawa ninyo dyan? Puspusan yung paghahanda natin dito, coordination with all the barangay officials and the municipalities po, especially yung in-identify nating area of concern. Ito yung mga coastal municipalities sa northern portion of
Pabins. Dahil dito po ang daan ni Mawar sa northern part ng probinsya po. Okay, kailan po planong ilikas sa mga residente, lalo na po yung mga nakatira doon po sa flood-prone areas? Meron na po ba tayong identified na evacuation centers? At meron nga pong food packs na naipadala na dyan, ano? Yes po, sa bahagi po ng DSWD, sila po ay nagpadala na, bagamat hindi pa ito nagdi-deliver sa probinsya. Pero sa part ng preemptive evacuation po, that will solely be the decision. What we can do. Sir Rueli? Medyo nahihirapan yata tayo ng konti sa signal. Pinatawag ng... Opo. Yes, sir. Hello? Sige po, Sir Rueli. Yes, after po ng pre-disaster risk assessment ngayon na pinatawag ng Office of Civil Defense, at ma-determine namin at ma-raise namin into red alert status ang probinsya, only then can we advise the local chief executives to do the preemptive evacuation. Mm-hmm. And as to the evacuation centers, meron pong evacuation center ang mga barangay natin, evacuation area, at the same time yung ating mga local chief executives. At ang pinakaunang evacuation center po namin dito sa Cagayan mula 2016 pa nung dumating si Lawin at si Umpong noong 2018 ay ang mga meron po kaming adapt a neighbor pinapa-implement sa mga agkay-kay sa organizations po natin sa barangay. Okay. So yun yung pinakaunang evacuation center nila, mga kapitbahay po nilang matitibay ang bahay. Doon po sila pinapupunta. At yung mga churches po natin sa barangay, total, mga followers naman nila, yung mga nakatira sa community, it's best na i-open na rin po nila doon at maging evacuation center na yung kanilang mga simbahan. Sir Rueli, bilang para na rin sa kaalaman ng mga kapatid natin dyan sa Cagayan, ano-ano yung areas of concern nyo dyan sa probinsya? Ano-anong lugar ito at bakit po sila naging areas of concern? Well, naging areas of concern po sila dahil sila yung mga coastal municipalities in the north kung saan dadaan si Typhoon Mawar. And these coastal municipalities are highly susceptible to storm surges. And these municipalities are the municipalities Gana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Balesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, and the island municipality of Cagayan, Calayan, which is Batanes. Okay, sir, alam ko yung isa po sa binabantayan po natin, itong pag-overflow ng Magat Dam. May plano po ba tayong magpakawala na ng tubig? Wala pa namang announcement ang Maris po kung sila po ay mag-open ng gate nila, ma'am. Somehow, dito sa situation na to, hindi kasi ito torrential rains tulad ng nangyari noong 2020, 2021, and last year, 2022, ano? May pag-uulan from light to moderate and to sometimes heavy rain. Mm-mm. But it's not torrential rain. Mm-hmm. So we don't see that there will be an overflow in Magat. But somehow, if may overflow at mag-open sila ng gate, kampante naman po kami dito sa Cagayan River because tuloy-tuloy yung naging dredging activity po ng DPWH dito at ng provincial government. That was very observable nitong 2022. Comparing that torrential rain noong 2020 and 2021 na talagang napakatagal bumaba ng tubig at napakabilis ng pag-build up ng tubig noong 2020 and 2021. Unlike last year, nung matapos na nung magkaroon na ng dredging activity sa Cagayan River, ang bilis bumaba nung tubig dito sa Tugigaraw. Okay.
Maraming salamat po, Sir Rueli. Iba yung pag-iingat sa ating mga kapatid dyan sa Cagayan. Hangad namin ang inyong kaligtasan. Cagayan PDRRMO Chief Rueli Rapsing. Kamusta naman natin ang paghahanda ng probinsya ng Batanes? Makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono si Governor Marilu Cayco. Magandang umaga, Gov. Governor? Mukhang babalikan po natin si Governor. Kamusayin natin mamaya. Samantala, walang kuryente at tubig sa malaking bahagi ng Guam matapos matikman ang bagsik ng superbagyong Mawar. Ibinahagi naman ng isang Pinoy doon ang kanyang karanasan sa gitna ng hagupit ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mga nabuwal na puno at mga sirasirang ari-arian ang tumambad sa mga residente matapos humagupit ang superbagyong Mawar sa Guam. Ang ilan sa mga bumagsak na puno humambalang sa kalsada kaya pahirapan ang biyahe ng mga motorista. Kabi-kabila rin ang mga nasirang sasakyan ng mabagsakan ng mga puno. Kahit malalaking gusali, hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Binaha rin ang mga kalsada sa isla. Nakausap naman ng News 5 ang turistang Pinoy na si June na stranded sa Guam. Matinding takot daw ang naramdaman nila noong kasagsagan ng bagyo. Halos wala raw silang tulog sa tindi ng pagbayo ng malakas na hangin at ulan. Ako natatakot ako, inapipil ko na parang nagsishake yung building ng gabi pag nakahiga ako sa camp. Pagkahupa ng bagyo, nakita nila ang lawak ng pinsala ng Super Typhoon Mawar. Factor na nagbagsakan yung mga signages nila, yung traffic light, yung mga puno. Dito sa hotel may bumagsak na kisame sa lobby kasi sa sobrang lakas siguro ng ulan. Babala ni June sa mga kababayan sa Pilipinas. Be prepared according kasi naranasan namin dito na malakas talaga yung typhoon. And hopefully hindi ganun kalakas ang dumating din sa amin. Sa ngayon wala pa ring kuryente at supply ng tubig sa malaking bahagi ng Guam. Kasalukuyan pang inaayos ang mga linya ng kuryente matapos bumagsak ang maraming poste. Wala namang napaulat na nasawi. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, illegal na pagawaan ng paputok sa Bulacan. Estado matapos masunog at sumabog. At hold upper, huli matapos kuyugin ng taong bayan sa Quezon City. Yan at iba mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng frontline sa umaga. Ito ang sugatan matapos masunog at sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa San Simon, Pampanga. Ang pagkakaalam daw ng mga opisyal sa lugar, itikan lamang ang naturang istruktura na nasa gitna ng bukid. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sunod-sunod na putok at malakas na pagsabog. Uy! Yan ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Concepcion sa San Simon, Pampanga nitong Martes. Nasusunog na pala noon ang isang pagawaan ng paputok na nasa gitnaan ng bukid. Wala palang kaalam-alam ang mga taga-barangay na may pagawaan ng paputok sa kanilang lugar. Kinagulat ng mga taga-barangay namin na mayroon palang nakalusot na pagawaan ng paputok doon. Ang pagkaalam po namin ay yun poultry ng itik. Agad na bang rumesponde ang mga bumbero at naapula ang sunog makalipas ang higit isang oras. Pito ang sugatan na agad dinala sa ospital. Kabilang sa mga nasugatan, ang dalawang anak ng may-ari ng pagawaan ng paputok. Yung pong malakas na pagsabog, alos kung hindi ako nagkakamali, mga dalawa, tatlo. Nakatakbo po yung mga tao ron sa binigay na instruction ng may-aring anak ng may-ari. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Posible namang maharap sa reklamo ang may-ari ng pagawaan ng paputok dahil wala itong business permit. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.
Nasabat naman ang halos 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa mag-asawang tulak umano ng droga sa Maynila. Ang mga suspect supplier din daw ng ibang drug pusher. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Hanggang sa kulungan, walang iwanan ang mag-asawang ito na tandem umano sa pagtutulak ng droga sa Malate, Manila. Kinilala ang mga suspect na sina Abul Panandiga at Kayronisa Ismail. Nakuha mula sa mga suspect ang nasa 400 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na nasa 2.7 million pesos. Ayon sa mga pulis, ang mag-asawa rin ang itinuturong source ng mga nauna ng nahuling drug personalities sa lugar. Malakihan daw kung magbagsak ng droga ang mag-asawa sa buong lungsod. Actually, yung ganung kalaki kasi nahawak nila is ibig sabihin, malaki din yung network na nila. Kaya nakakapag-deliver sila sa ganung araw ng mga ganung kalaki o karami na shabu. Pero ang mag-asawa, itinanggi na sa kanilang nakuhang shabu. Napag-utusan lang ho talaga kami. Ano po yung inutos po sa inyo, sir? Naihatid lang yun. Yun lang po talaga. Ihatid lang yun. Wala na kami dong ibang trabaho. First time po lang namin masangkot sa ganito. Sa kabila ng pagtanggi, mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Batangas City naman, arestado rin sa Baybust ang drug suspect na si Jennifer Lopez. Nasabat mula sa kanya ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Nahulihan din siya ng 69 na piraso ng pekeng 1,000 peso bill. Mahaharap din siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hinodat sa Quezon City ang isang babaeng bumibili lamang ng milk tea. Ang suspek agad namang nahuli matapos kuyugin ng taong bayan. Nagbabalik si Ian Suyu. Pasa sa mukha at sugat sa binti ang inabot ng lalaking ito matapos bugbugin ng taong bayan sa barangay Tandang Sora sa Quezon City. Yan ay matapos niyang mang-hold up ng isang babae na bumibili lang ng milk tea. Kinilala ang suspect na si Daryl Ramirez, 34 anyos. Ayon sa mga otoridad, nakaladgad pa ang biktima ng ilang metro nang subukan niyang habulin ang nakamotorsiklong suspect. Tiyempo namang may nagpapatrolyang pulis sa lugar, kaya't nahuli ka agad si Ramirez. Nung nakita ng biktima yung suspect, sinubukan pa niyang habulin hanggang sa nakaladgad siya hanggang dito. Tamang-tama, may mga tao dito, taong bayan, na hold yung suspect at nabugbog pa. Nabawi kay Ramirez ang cellphone at wallet ng biktima. Na-recover din ang motor na ginamit niya sa krimen. Hindi na niya naitanggi ang pang-hold up. Aminado kayo na ginawa niyo? Opo. Wala na po. Masabi, humingi nilang po ng tawad. Napag-alamang dati nang nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga at sugal. Mahaharap si Ramirez sa reklamong robbery at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nanindigan ang kampo ng pinaarestong paring si Father Winston Cabading na walang offensive sa sinabi niya tungkol sa Birheng Maria. Kasunod yan ang inihaing reklamo ni dating COMELEC Chief Harriet Demetriou kaugnay ng pambabastos umano ni Father Cabading sa aparisyon noon ng Birheng Maria sa Lipa, Batangas. Giit ng tagapagsalita ni Father Cabading, napabulaanan na mismo ng Vatican at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang naturang aparisyon. Dagdag pa ng kampo ng pari, hindi ito sinabi ni Father Cabading sa lugar ng pagsamba o habang nagmimisa. Kaya hindi ito pasok sa paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code na siyang inireklamo ni Demetriou. Plano nilang maghain ng petisyon sa Department of Justice para mabasura ang kaso. So it was not done in a house of worship and it was not done during a mass. And it was not notoriously offensive. He was just talking about what was already said in public before. So what could be notoriously offensive about that? Susunod, Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nawagang buhayin muli ang usapan sa malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at European Union. At Senator Robin Padilla, sinagot na kung bakit siya nahuling nagsusuklay ng kanyang bigote. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga.
Itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos na magsimula ulit ang negosasyon para sa free trade deal sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Nanawagan ng tulong ang Pangulo sa EU-ASEAN Business Council at European Chamber of Commerce of the Philippines para ipagpatuloy ang ugnayan. Naniniwala si Pangulong Marcos na win-win strategy ang bilateral free trade agreement dahil magtutuloy-tuloy ang daloy ng kalakal sa pagitan ng Pilipinas at EU. Nagsimula ang negosasyon para sa free trade agreement noong 2015 pero naudlot noong 2017. In this conducive business atmosphere that we are fostering, I believe that we can all agree that the timing and conditions are now quite ripe for us to solidify the long-standing and historically beneficial trade relations through a bilateral Philippine-EU free trade agreement. Iginiit ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte na kulang ang pondo ng DepEd para makamit ang sinusulong na matatag agenda sa kabila ng pagtanggap ng ahensya ng pinakamalaking budget ngayong taon. Ayon kay VP Sara, hindi sapat ang halos 900 billion pesos na budget ng DepEd para makakuha ng mas maraming teachers at makapagpatayo ng dagdag na classrooms. Kabilang din sa matatag agenda ang pagpapatayo ng mga disaster resilient na paaralan. Sakop din ito ang pagpapalakas sa mga programang pang-edukasyon at suporta sa mother tongue-based multilingual education. Ibinasura ng COMELEC ang disqualification petition laban kay dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Kaugnay yan ang pagiging nominee ni Tulfo sa ACT-CIS party list. Sa desisyon ng COMELEC 2nd Division, ibinasura ang naturang disqualification petition laban kay Tulfo. 9 buwan mula nang iproklamang panalo ang ACT-CIS sa 2022 elections. Ayon sa COMELEC, may 5 araw ang mga petitioner para iapela ang desisyon. Unang inihain ang petisyon laban kay Tulfo dahil sa pagquestion sa kanyang citizenship at libel conviction. Nagpaliwanag si Senator Robin Padilla sa pagsusuklay ng bigote sa kalagitnaan ng pagdinig sa Senado. Ayon sa Senador, wala naman siyang intensyon na bastusin si Senator Raffy Tulfo na nagsasalita noon habang nagsusuklay siya ng bigote. Hindi rin daw siya naiinip. Sadyang makatilang daw ang kanyang bigote kaya hindi niya maiwasang suklayin. Nangangati raw ito dahil sa madalas na pagpe-face mask. Nagsorry na ang senador at inilihad din ang dahilan kung bakit niya pinapahaba ang kanyang bigote. Tayo po ay humihingi ng dispensa sa mga taong nasaktan doon sa pagiging suklayin mo, baby. Meron po kasi akong nabinbin na pelikula, yung buhay po ni Marcelo Del Pilar. Magbabalik na po kami sa pag-shooting. Kaya po siya pinahaba. Susunod, mga OFW na apektado ng entry ban sa Kuwait na katanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. At Miami Heat, susubukan muling tapusin na ang Eastern Conference Finals kontra Boston Celtics. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Binigyan na ng cash assistance sa mga Pinoy na apektado ng visa ban sa Kuwait. Tutulungan din daw silang makahanap ng bagong trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. 2 linggo na nakakalipas mula nang suspendehin ng Kuwaiti government ang pag-issue ng new entry visas para sa mga Pilipinong papasok doon. At kahit nagtungo na ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa Kuwait para linawin ng issue, wala pa rin katiyakan hanggang ngayon kung hanggang kailan ang ban. Sa report ng Kuwait Times, sinabing nandyan pa rin ang ban sa visa dahil natapos ang labor talks sa 2 bansa nang walang napagkasunduan. Base raw sa statement ng Interior Ministry ng Kuwait, tumanggi ang Filipino delegation na sumunod sa mga kondisyong inihain ng Kuwait para hindi maulit ang andali mga paglabag ng Philippine Embassy.
Kabilang daw sa paglabag ang paghiling umano ng Philippine Embassy sa labor recruitment offices na alisin ang mga domestic helper mula sa bahay ng kanilang mga amo sa pagsasabing natapos na nila ang kanilang kontrata. At pagkapatuloy ng mga OFW sa private housing o shelter kahit may paglabag umano sila sa residency law ng Kuwait. Naikipag-ugnayan pa raw ang DMW sa DFA kung kailan ang sunod na schedule ng pag-uusap. We are hoping na magpatuloy ang daan ng labor diplomacy para mapag-usapan ang mga issues and concerns ng both sides. Nasa 815 overseas Filipino workers ang apektado ng visa suspension ng Kuwait. Kabilang dyan, first-time OFW na si Andrew, di niya tunay na pangalan. Sa May 17 na raw sana ang flight niya pa Kuwait. Nagbenta pa siya ng kanyang motorsiklo para may magamit pang proseso ng requirements. Pero lahat ng pagod at gastos niya, nauwi lang sa wala. Ganun ko lang yung isip mo nun kung saan ako magtatrabaho dito. Yan din ang sinabi ni Raf na magtatrabaho sana sa Kuwait bilang pet groomer. Hindi po sa isang araw kaya mong matapos yung isang requirements. Babalikan mo ulit siya. Pagod nyo sa oras, pamasahe, talaga pong pera. Talaga pong malaki po talaga. Kasi hindi naman basta-basta natin hinahan yung pera. Bago mo makuha, kailangan mong pagpaguran. Nagbigay na ng 30,000 pesos na cash assistance ang DMW sa unang batch ng 32 OFWs na apektado ng visa ban. Kinakausap pa raw nila ang mga titirang OFWs para ma-schedule. Tutulungan din sila ng ahensya na makahanap ng ibang trabaho dito sa Pinas o abroad. Ang tanong, gagastos ba sila ulit para makapagtrabaho? Very minimal na yung cost nito kasi may active na passport, may active pa sila na medical hangga't kaya natin silang i-match doon sa agency na hindi mag-le-levy or hindi mag-aano ng mag-maniningil ng placement, doon po natin sila dinadala. Kabilang sa mga bansang may inaalok na iba pang trabaho ay nasa Middle East din, gaya ng Bahrain, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Target ng DMW na matapos hanapan ng trabaho ang mga naturang OFW sa Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 125th anibersaryo ng Philippine Navy. Live mula sa Philippine Navy Headquarters sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili Mase. May nabanggit ba ang Pangulo sa paghahanda ng gobyerno sa pagpasok ng superbagyong Mawar? Yes, Jess, yan nga yung isa sa mga una nating hinabol na detalye mula kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi niya na matagal na rin daw nilang pinaghahandaan itong inaasahang super typhoon na bagyong Mawar. Ang sabi niya, ang instruction daw niya ay ipinagpapaubaya muna sa lokal na pamahalaan yung pag-analyze ng sitwasyon sa bawat lugar. Iba daw kasi yung sitwasyon natin ngayon. Dadaan lamang siya sa may northern part ng ating bansa pero magdadala pa ito ng habagat. Kaya ang sinasabi sa local government units, bantayan yung kanilang mga lugar at i-coordinate sa national government kapag may kailangan. Mase, nagpadala na raw ng buoy vessel ang China sa West Philippine Sea. Kasunod ng paglalagay rin natin ng boya sa ilang bahagi nito, may komento ba dyan ng Pangulo? Alam mo, Jess, hindi nagsalita si President Bongbong Marcos tungkol dyan. Ang nagsalita tungkol dyan ay si National Security Advisor Eduardo Anyo. Ang sinabi ni Secretary Anyo kanina, ang dahilan naman kung bakit tayo naglalagay ng boya dyan sa may West Philippine Sea ay para markahan yung ating teritoryo. Pero hindi naman daw ito maituturing na provocation gaya ng pag-aalala ng ibang mga bansa na claimants nito. Ang sabi ni Secretary Anyo, kaya naman daw yan nilalagyan ay para maging malinaw yung ating teritoryo at wala naman daw tayong ginawang paglabag sa UNCLOS. Patungkol naman doon sa ginawa ng China na paglalagay din ng boya, hindi raw muna magbibigay ng komento si Secretary Anyo tungkol dyan. Pag-aaralan muna nila ang ginawang hakbang na ito ng China para malaman kung ano naman yung ating susunod na aksyon. Mase, sa ibang balita naman, anong reaksyon ng Pangulo dun sa patuloy na hindi pag-i-issue ng Kuwait ng entry at work visas para sa mga Pinoy? Mm.
Gretchen, sa ngayon ang sinasabi ni President Bongbong Marcos, wala siyang nakikitang dahilan para mag-impose ng ban para sa OFW na ma-deploy doon sa Kuwait. Ang sinasabi niya, ayaw daw niyang masira yung relasyon natin sa kahit na anong bansa. At tingnan daw natin, baka maayos pa ito sa hinaharap. Meron pa nga siyang sinasabi na medyo OA daw kapag magpapatupad ng ban. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. I don't want to burn any bridges. Nasasabi, baka in the future, baka in a little while, a few months from now, a year from now, sasabihin, magbago ang sitwasyon, baka pwede pa tayo magpadala ulit ng mga ating workers sa Kuwait. Kaya I don't know, yung sometimes overreaction yung ban. Basta ban na lang tayo ng ban. Hindi naman tama. We have to react to the situation as it is. And I think the proper reaction is to take the decision of the Kuwaiti government to no longer issue new visas. Maraming salamat. Nagulat mula sa Philippine Navy Headquarters sa Maynila, Maricel Halili. Madonna Nicolas, may isa akong training manager ti microfinance dito'y Baguio City. Our marriage is more of laughter at damot laing iti challenges but we remain strong. But the hardest trial we had was year 2021. Idi nagka-COVID ni Mr. Ko gapo ti pandemic. Men may fail but God will never will. Our relationship is stronger as our faith becomes stronger. John 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask for the Father in the name, He may give it to you. Father, thank you for my healing. We declare your grace upon us as we put our trust into you. We choose to believe His promises that we are His children and no weapon shall prosper against us. Isu nga, kagiddan iti kararag, mas pinapigsakpay iti bagik by eating healthy and doing regular exercise. And take MX3 capsule every day with alpha, beta, and gamma nutrients. Low in sodium, cholesterol, and fat-free. Trusted mi datoy. Tata, we have a deeper connection with God and with each other as we have celebrated our 8th anniversary. All because of God's unfailing love. God helps me extend love to the people as MX3 helps me love myself for the people I love the most. Buhay pa rin ang pag-asa sa NBA Finals ng Boston Celtics matapos silang talunin ang Miami Heat sa Game 5 ng Eastern Conference Finals. All around ang nilaro ng starters ng Celtics. Nanguna dyan si Jason Tatum na may 21 points, 11 assists at 8 rebounds. Nag-ambag din ng tig 20 puntos si Marcus Smart, Derek White at Jaylen Brown. Nanamlay naman ang star player ng Heat na si Jimmy Butler na meron lamang 14 points at 5 rebounds. Ang final score, 110-97. Babalik ang serye sa home court ng Miami Heat, Florida para sa Game 6 sa Linggo. Susunod, grade 10 students sa Negros Occidental na walang mga kamay, hinahangaan sa galing sa pagdodrawing. Tuloy-tuloy lang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Ang grade 10 student sa Sagay City, Negros Occidental. Anip kasi ang husay niya sa pagguhit kahit wala siyang mga kamay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Dominario. Detalyado. Masinsin ang pagkakaguhit. Kaya talaga namang nakakabilib. Ang mga obrang ito, gawa ng 16-year-old na si Kim Guanzon mula Sagay City, Negros Occidental. Grade 10 student si Kim sa Bulanon Farm School. At ang mas kahanga-hanga kay Kim, nagagawa niya ang kanyang talento kahit wala siyang mga kamay. Kamakailan lang nag-viral si Kim sa kanyang pagsali sa editorial cartooning sa Division School Press Conference sa Sagay City. Naantig ang puso ng mga netizens kay Kim dahil sa pinakita niyang determinasyon. Nakikita niya pa ako mag-draw at sumali rin sa contest sa aming school. Yung guro ko po na tanong sa akin kung gusto ko ba bang sumali sa press con.
Kaya ginap ko na po yung opportunity na sumali. Inborn o pinanganak si Kim na walang mga kamay at paa, kaya aminado siyang nahihirapan siya sa kanyang kondisyon. Pero hindi siya nagpatinag sa kanyang kapansanan. Araw-araw po ako nagpa-practice at ginagawa ko na yung makakaya ko at kahit mahirap, tinatry ko pa rin po na gagalingan. Nagbunga naman ang hirap ni Kim dahil panalo ang kanyang obra. Marami ring nabilib sa kanyang editorial cartoon na tungkol sa hirap na nararanasan ngayon ng mga Pilipino dala ng inflation at kawalan ng trabaho. Sabi nga ng mga netizens sa murang edad, mulat na si Kim sa estado ng lipunan. Sobrang saya ko po at hindi pa ako makapaniwala na ako yung nanalo kasi marami pa akong mga kalaban at inisip ko po na ako lang po yung kakaiba, yung may disability, pero kahit ganun, hindi ko lang po in-expect na manalo. At mula rito, ipagpapatuloy raw ni Kim ang paglinang ng kanyang talento para tuluyang maabot ang kanyang pangarap. Sa paglaki ko po, gusto ko po rin po maging isang architect at dahil nakikita ko lang po nga magamit ko yung talento ko doon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Luminoyo, News 5. At yan po, isang oras na balitaan para sa mga may alam at may pakialam. Ako po si Gretchen Ho. At ako naman si Jess De Los Santos. Samahan niyo po kami ulit bukas sa paghatid ng mga balita diretso mula sa frontline. At ingat po sa bagyo mga kapatid. Magandang umaga, Pilipinas.